Vlog 88. I don't know. Bro! Ayan o. Paano ba? Gano'n ba kataas? Hindi ko maalala eh. Hanggang ano ba biwang niya? Ang bilis na. Ganyan? Yung taas? Marami na ang nadidisgrasya. Hindi sa ganung grasya. Hindi sa... Ayun o. Pwede ba ta... Wow! Bro! Ayun o. Espiritong gumagalang, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga espiritu. Hello mga idol, Kuya Red here. And welcome na naman po sa isa na namang kwento ng kabapalaghan. Mga idol, bumalik tayo dito sa isang lugar. Dito pa rin sa Mindanao, kung saan maraming nadidisgrasya dyan mismo sa harap. Okay, kung saan maraming namatay dyan po sa harap. Na kung saan sinasabi nila na meron daw dumadaan na nakaputi. Kaya yun yung nagiging sanhi ng mga disgrasya dito. Binalikan natin to mga idol kasi ilang araw lang ang nakalipas. Meron na namang nadisgrasya dyan. At swerte lang kasi hindi ganun kagrabe yung resulta ng disgrasya. Wala namang namatay, ano lang, grabe lang yung injury na natamo ng mga biktima. Yan. So, ang sanhi daw is meron daw parang usok na nasa kalsada na dumaan na kulay puti. Kaya daw siya umiwas at siya ay bumangga sa isang nakamotor. Mabuti na lang hindi ganun kalakas yung impact at naka-helmet sila. So, yan mga idol, pasensya na, hindi natin pwedeng sabihin ang location na to. Pero andito tayo ngayon at titingnan natin kung bakit hanggang ngayon eh nandito pa rin yung nagpapakita kung saan ito yung nagiging sanhi ng disgrasya. Yan mga idol, so hindi ako nag-iisa ngayon. Meron tayo mga special guests, surprise na lang mamaya. Yan, so pakisuportahan po yung mga channel nila. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, ikalat natin to para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Alam kong inip-inip na kayo. Tara na! Kuya Red Ghost Adventures, tunay kang kahanga-hanga dahil sa pambihirang tapang na iyong ipinakita sa nagla at lalong-lalo na sa ating bansa. Buong tapang mong sinusuyod, mga lugar na mahiwaga, lakas loob mong pinapasok, mga abandonadong bahay, mga gusali masusukal na simenteryo at tulay. Tutulungang tumawid mga aluluwang ligaw dahil sa usisyang hinahanap, dahil na ikinamatay. Kaya bawat labas mo sa yesyo, bayang daming nang-aabang sa pagkakisa ka sa karat at dapat namin nasuportahan. Walang kinakatakutan pagdating sa mundo ng kababalaghan. Mataarap mga idol, so sisimulan na natin yung investigation natin ngayon. So andito tayo mismo sa kalsada kung saan nangyayari yung maraming disgrasya. Yan, so ito po yun mga idol, no? So kamakailan lang meron pong bagong aksidente na naman na nangyari
dito mismo sa lugar na to. Yan. So buti na lang walang nangyaring grabe na disgrasya, no? So swerte pa rin nila at ganun yung nangyari, idol. So papasukin na natin itong lugar na to ngayon. Yan, at titingnan natin kung yung sinasabi nilang nagpapakita. Yeah. Pwede nating kausapin kung pwede tayong magmakaawa. Gagawin natin 'yon, mga idol, no? Yan, paki-suportahan 'yang channel Sheila Ghost 21. Yan. So ito yung pasukan natin. Yan. Hindi tayo gagamit ng ano, equipment na electronic. Gagamitin natin itong ano ni Sarge Ghost 04, yung motion sensor ball niya. So yan. Magandang gabi sa iyo. Meron na naman dawng disgrasya na nangyari dito. Sabi ng mga taga rito. At ang sabi nila, yung dahilan daw may tumawid na nakakulay puti sa kalsada. Meron kaming nilagay na bola dito. Pwede nyo bang galawin yung mga bola? Gamit kayo ng lakas namin. Kung andito yung presensya ng nakakulay puti, pakigalaw lang po yung bola na nasa sahig. Hindi ka namin mamadaliin. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit hanggang ngayon andiyan ka pa rin? Marami ng disgrasya na nangyari dito. Gusto ka naming kausapin kung pwede magmakaawa kami sa iyo para hindi na mangyari yung nangyari nung nakaraan. Pwede mo ba kaming harapin? Huwag kang mag-alala, hindi kami mga kalaban. Grabe. Sobrang bigat dito. Last time, hindi talaga ako bumabali. Wow! Oh my goodness! Meron ako nakita dyan, promise. Meron ako nakita dyan. Meron ako nakitang nakatayo dito. Parang tao lang siya, mga idol, na nakatayo, no? Pwede. Wow! Pagkasabi ko na ano, na meron akong nakita dyan. Meron naman dito. Asan ka na? Yan.
natin sila sa loob, mga idol, dito ako sa gilid. Marami ng buhay ang nailalagay sa peligro dahil sa iyo. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Yung mga idol, time right now is alauna na ng madaling araw, mag-aalas dos na. Ngayon mga idol, pakasuportahan yung channel. Sarge Goes 04, Sheila Goes 21, at Huge Vlog 88. Mga idol, no? Nakikiusap kami sa iyo. Na sana wag nang mangyari yung nangyari nung nakaraan. Kasi hindi maganda yung nangyari doon. Pwede bang magpakita ka sa amin? Huwag kang mag-alala, hindi kami matatakot. Asan ka na? Wow! Bro! Ayan o! Wow, my goodness. Huwag na matakot sa amin. Kaibigan kami. Oh my God. Brad, dito siya, Brad. Asan ka na? Andiyan, bro. Nakita mo 'yun? Che? Ha? Ha? Wala rin eh. Wala rin dito eh. Yung mga idol, walang ilaw tayong ginamit. Night mission lang. Wala eh. Ha? Huwag ka matakot sa amin. Maraming salamat. At pinagbigyan mo kami. Pwede ba tayong ano? Mag-usap? Bro, gamit mo yung ano mo? Ha? Gamit mo yung ano mo? Ghost tube? Oh. Sabi niya kanina, bro, pinatay. Ha? Pinatay. Parin din yung sabi last time. Asan si Yudes? Bro, di ba last time pinatay? Oh, sabi niya kanina do, bro, doon ako. Sabi niya pinatay. Oh. Before niya sinabi ng pinatay, sabi niya buksan mo. Buksan mo? Oh, tapos, ang kasunod naman, pinatay. Ano ibig sabihin kaya ng buksan mo at pinatay? Kasi last time, yun din yung sabi niya, pinatay. Pinatay din. Oh.
buksan mo, siguro ibig sabihin yan ba yung daanan. You're funny. Siguro. Punta ko sa may CR kanina eh. Yung glass. Sinasabi siya, sinasabi niya na buksan mo. Tapos, pagpunta ko sa CR, sabi niya pinatay. Yung CR na yan, nasa labas. Yung CR doon ito. Yung sa... Ah, yung ano, yung nasa loob. Nagpray na kami dito dati, pero siguro mabigat talaga yung ano niya, bay. Mabigat siguro yung dalat nito talaga. Kaya lang, advantage dyan. Is kulay puti siya. Kumbaga, pero, ka... Pero kita mo, buro ang taas, no, di ba? Kaya nga, kung estimate mo yung ano, bay. Oo, oh, tingnan mo, bro. Kung estimate mo yung ano, bro, yung height. Ay, ano? Impossible, bro. Ha? It's impossible. Kaya nga yung ibig sabihin niya siguro, it's impossible, na imposible na... Kita, kung... Na ganyan ka tangkad. Parang abo. Paano ba? Gano'n ba kataas? Hindi ko maalala eh. Hanggang ano ba, biwang niya? Dito, bro. Ang bilis na. Ganyan? Yung taas? Taas niya, bro. Kaya nga, naalala ko parang gano'n eh. Kaya hindi na ako pumunta dito, doon na ako pumunta para makita ko dito. Wala naman eh. Wala nga eh. Tinignan ko na yung kabila, wala rin eh. Okay lang. Sabi niya pinatay. Yun din yung sinabi last time eh, pinatay. Yung babae. Hindi natin talaga alam yung history nito eh. Kasi even yung mga tricycle driver by, ayaw nilang magpa-interview. Yung sila naka-experience doon naman. Oo, oh, nakaka-experience sila na pagdaan dito may kakaiba, tumatayo talaga yung balahibo mo. This is my place. Sabi niya? Oo, oh, this is my place. Asan ka na? Tutulungan ka namin. Maniwala ka lang. Kailangan mo lang talagang maniwala. Kung ano man yung bigat na dala mo, kailangan mong bitawan yun. Para... Mag-ano ka na, para doon ka na sa matiwasay. Magandang lugar. Hindi yung ganito na nakukulong ka. Kung meron ka mang isipan na paghihigante, hindi sa ganung paraan. Marami na kasing nadidisgrasya. Marami na ang nadidisgrasya. Hindi sa ganung grasya. Hindi sa ganung paraan. Yung pag-aano mo. Magtulungan tayo. Kausapin mo kami ng maayos. Bro! Ayun o. Ayan o. Hindi ko alam kung klaro na kayo po. Huwag ka munang mawawala. Takot ka ba sa ilaw? Meron din kasi nakapagsabi na nakita nila sa umaga. Kaya hindi ako naniniwala na ano, na hindi mo kaya yung ilaw. Wow, lamig dito, bay. Sobrang lamig dito, bro. Pare, makapal na yung jacket ko, ha? Ha? Kaya nga eh. Makapal na yung jacket ko. Ayan o, tumatagos o. Pare, makikita mo naman sa mukha ko na ano eh, may pawis eh. So, ibig sabihin, saan ako nanggaling? Mainit. Lamig o.
Wow. Ha? Ngayon? Hindi ko masyadong naano. Pero bro, bantayan mo yung ano mo bro, yung pag-edit mo bro. Daming mga boses ba yun? Nung pumunta kami dito, walang possibility na may mag-uusap eh. Pero ang daming nag-uusap. Daming boses yun sa'yo bro, marami? Wala naman tao, dyan sa kalsada, wala. Pero yung ano, boses. Bata, di ba, bay? Bata, di ba? Maraming mga bata ay nag-uusap. Ha? Oh. Maraming orbs? Sa ano mo? Oh, hindi yan ano ah. Orbs yan ah. Malalaman mo pag insekto eh. Malalaman mo pag orb eh. Yan mga idol, paki ano yung video ni Sheila Ghost 21 ah. Sa investigation para mas klaro niyo talaga yung ano spirit orb na dumadaan. Yan bro. Asa nga na kaibigan? Baka pwede namang ano. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Mananalangin kami mamaya ha. Yun yung dahilan kung bakit dinala ko yung mga kasama ko. Para mas malakas yung panalangin namin. Kasi apat kami. What the heck? Ano yun? May katok ka? May kumatok ba eh? Dito sa dingding? Parang sa dingding galing eh. Buksan mo yung ano mo ba eh? Buksan mo yung ano mo. Spirit box. Ah, yung ano pala. Pwede ka bang magpakita ulit? Huwag ka matakot sa amin, kaibigan kami ha? Hindi kami... Kung ikaw man yung dahilan ng pagkakaano, siguro hindi mo sinasadya. Pero hindi maganda yung nangyayari. Kasi, yung buhay yung nakasalalay eh. Brad, may tunog dito galing, Brad. Meron tunog galing dito. Pwede mo bang ulitin yon? Mananalangin kami mamaya, apat kami. Sabi niya bro, help. Ha? Help. Help, sabi niya? Oh. Help daw, sabi niya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Pero sana naman tumawid ka na. Hindi pwede yung mananalangin lang kami. Tapos hindi ka tatawid. Ano sabi niya? It's her. It's her? Ano yung her? It's E. Sabi niya it's her? Oh, yun. Sabi ko, di ba, ano, kung ikaw man yung dahilan, ibig sabihin ba, meron siyang kasamang ibang spirito. Kasi para pagsabihin niya it's her, ibig sabihin may iba.
na nagsabi, di ba? Dapat sabihin niya, it's me. Tama? Oh, sabi niya, it's her. Huwag mo nang gawin yun, ha? Sige po. Pwede ba ta? Wow! Bro! My God! Huwag ka muna ano, huwag ka muna umalis! Please! Oh my God! Pare, parang ano lang eh, parang lumulutang eh. Ha? Pare, dadalawang isip akong lapitan eh. Oh my God. Sukal na dito eh. Dito ka ba? Wala eh. Wala dito. Kasi pag hindi mo ano ba eh, mawawala rin eh. Kung hindi mo lalapitan, aalis at aalis din. Pag bibilisan mo, mawawala rin. Asan ka na? Inikot mo bro? Wala ano? Oh, inikot to ba? Ikotin mo bro. Ah. Wow. Night vision lang. Night vision lang tayo. Wala tayong ano. Wow, mga idol, sobrang dilim. Hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita yung harap ko, promise. Wala brad eh. Mga idol, wala akong nakikita sa harap ko. Ito lang maliit na ano, screen yung tinitingnan ko. Sobrang sukal dito. Wala ba eh? Huwag kang mag-alala. Alam ko, ano ka lang. Lito ka lang. Lito ka lang sa nangyayari. Pero kung ang dahilan mo kung bakit hindi ka pa tumatawid eh gusto mong gumanti, huwag mo nang gawin yan. Alam ko may galit ka eh. Kaya ayaw mo pang tumawid eh. Ramdam ko yun. Ramdam ko yun. Pero huwag mo nang gawin yun. Kasi mas lalo ka lang mapapahamak. Maano ka lang sa impyerno. Mahirapan kang tumawid. Kaya ang gagawin mo, dapat wala ka ng galit. Tanggalin mo yung galit. Kung yung pagkamatay mo masakit sa'yo, eh nangyari na yun. Kaya kailangan i-accept mo na lang. Kasi wala na talaga tayong magagawa dyan sa totoo lang. Pagdating ng paghuhukom, malaki yung tsansa na mapupunta ka sa hindi maganda. Mapupunta ka sa impyerno. Yun yung tandaan mo lagi. Pero mananalangin kami ngayon para sa yung kaligtasan.
habang hindi pa malala. Huwag mo nang gawin. Diyan lang yan sa gilid-gilid, bay. Sige, bro. Yung mga idol niya, motion sensor ball. Pag ginagalaw mo yan, umiilaw yan. Yan. Pwede nyo bang galawin? Kung marami kayo dito na kaluluwa, pwede nyo bang pailawin? Kung kayo ay marami, kuha kayo ng lakas sa amin, ha? Ba, andyan lang yan sa tabi-tabi, brad. Bro! Ayun, no? Ayun, no? Aris. My goodness. Pare, wala eh. Ha? Wala sa likod eh. Dito, bay. Wala eh. Oh my goodness. Ano, bro? Wala. Pare, mabigat yung ano nito. Mabigat yung dala kasi nito eh. Ang problema lang dyan, nadadama yung mga tao eh. Wala, brad. Ah, dito. Pare, masyadong ano nito, bro. Siguro yung mind nito ba, ano? Siguro yung mind nito maghihigante, brad. Ha? Na siguro yung nasa ano niya is maghihigante. Kaya ayaw pa niyang, o kaya pwede rin na hinahanap pa niya yung ano. Kasi yun yung sinabi. Ano yung ano? Sa salita, may tumunog dito eh. Yan sa harap? Pwede ka bang magpakita ulit? Pwede bang hindi ka aalis? Ang layo pa ng pinanggalingan namin para makausap ka. Huwag kang mag-alala, hindi kami magagalit sa'yo. Hindi ka namin kukontrahin. Hindi kami magdadasal ng masama. Hindi kami mag-ano ng bagay na makakasakit sa'yo.
kabuhan dyan lang sa tabi-tabi yan, bro. Parang ano ba eh? Alam mo yung... Ano yun? Ano yun? Parang may tunog. Alam mo yung ano ba eh? Parang nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Kaya nga eh. Pwede mo ba ulitin yun? Tawid ka na ha? Para madalaw mo yung mga mahal mo sa buhay. Marami ng disgrasyang nangyayari dito, matagal na. Kaya naniniwala ako na matagal ka na rin dito. Yan mga idol, so mananalangin na kami ha. Kaya lang hindi lang namin ipapakita sa ano, ipapakita sa video yung pananalangin namin. Kasi ano yun eh, ibang degree ng panalangin yung gagawin namin. So yun mga idol. Yan mga idol, no? So tapos na tayong manalangin. At sana itong kaluluwa na ito ay tumawid na. Tapos na kaming manalangin. Special yung panalangin mga idol, no? So siguro naman sa ano na yun, sa paraan na ginawa natin, eh makumbinsya siya na huwag nang gagawa ng ganung klase. Alam ko itong kaluluwa na to, merong bigat sa loob to, na siguro hinahanap niya yung ano sa kanya, yung bumiktima sa kanya, at gusto niyang bumawi. Kaya lang hindi siya makaalis-alis sa lugar na to. So ang nangyayari is, dyan mismo sa kalsada, nakikita siya, yun yung saninang mga buhay na muntik nang mawala. So yan mga idol, no, bibisitahin pa rin natin paminsan-minsan itong lugar na to, at makikibalita tayo kung ano bang nangyari. Ano bang nangyayari sa mga sumusunod na mga panahon dito sa lugar na to. Nakakalungkot tanggapin na hindi siya nakakatawid dahil sa bigat ng kanyang daladala, na kanyang daladala. At ang isa pang napakasakit ay yung nadadamay yung mga inosenteng tao, na lalong-lalo na yung mga motorista na dumadaan dito. Yan, so yung mga idol, na so sana hindi kayo magsawa sa pagsubaybay at pagsama sa amin. So nakakalungkot yung pangyayari ngayon, pero pinipilit nating maging masaya. Kasi ramdam ko yung ano eh, pati ako ramdam ko yung bigat eh. Kasi nagagawa ng mga kaluluwa, pwede nilang iparamdam sa'yo kung ano yung na-experience nila. Yan. So yun mga idol, please support the channel of Sarge Ghost 04, Sheila Ghost 21, at Huge Vlog 88. So, at sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag natin kalimutan i-share ito, ikalat natin mga idol, para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag natin patagalin. Oh, cut na ito. Okay. Kaya mga idol, kita-kita tayo sunod na mga video. Ingat kayo lagi, and to God be the glory. Maraming salamat po. May mga bagay dito sa mundo